Hi guys, kamusta kayo? 10 months na pala ni Bochog ngayon, napakabilis talaga ng panahon. Dati Bochog, itlog ka pala, ngayon napakalaki mo na eh. Siya nga pala guys, hindi na nga pala kami nagluto, nag-order nga pala kami dito kay Lola Oshiku. Si Mami Cherry niya naman, nag-crave na itong sapin-sapin kaya nag-order din kami. Siya nga pala guys, baka meron kayong mga party dyan or yung mga birthday. Pwede kayo mag-order dito kay Lola Oshiku, nagsiship naman sila dito all over Japan. Sa mga nasa Pilipinas naman guys, huwag kayong mag-alala dahil malapit na mag-open yung branch nila dyan sa may Bacolod. Kaya abang-abang lang kayo dyan guys, pwede na kayong dumayo sa may Bacolod branch nila. Ang bilis talaga ng panahon, Bochog, konting-konti na lang talaga, maglalakad ka na. Siguro mga isang buwan na lang, naglalakad na to eh. Siyempre, marami tayong pagkain. In-invite namin yung kumpare ko guys, para may makalaro din si Bochog, yung kumpare niya. Bale, ito guys, nauna na nga kami kumain ng kumpare ko dahil gutom na nga kami niyan. Parehas kasi kami galing sa trabaho. Una kong antinikman dito guys, yung lechon belly ni Lola Oshiku. Namiss ko kasi ito eh. Tapos sinunod ko naman to guys, yung barbecue nila. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng menu nila. Kaya kapag ka nag-order kayo dito guys, huwag niyong kakalimutan yung barbecue. Promise, masarap. Halos hindi ko na nga natikman guys yung ibang putahe dito kasi mas nag-focus talaga ako sa lechon belly at saka dito sa may barbecue. Tapos ang panghuli ko naman tinikman diyan guys, itong Bicol Express nila kasi halos lahat naman ng menu nila diyan parang natikman ko na, ito na lang Bicol Express yung hindi. Baka magtataka pala kayo guys, bakit hindi kami nagsabay-sabay kumain? May maliliit kasing bata kaya naguna-una na lang. Kaya eto, pagkatapos nga kumain ng dalawang tatay, yung mga nanay naman nga yung kumain. Kaya habang kumakain nga yung mga nanay, tamang bantay lang kami dito sa mga bata. Ang laki na nga rin ng tropa ni Bocho guys, mas nauna pa atan lumaki sa kanya, ang bigat din ni Rorokun eh. Pareho na nga ding malikot ang dalawa na to guys, dati nung una silang magkita, halos nagtititigan lang at saka nakahiga lang sila eh. Ngayon nagpapaunahan ng gumapang tapos nag-aagawan pa sa laruan eh. Sabi nung tropa niya, pahiram lang ako pare, ang damat mo naman. Ay ayaw mong pahiram, makakalmutin kita. Bali yan guys, kumakain na nga yung dalawang magkumari dito at na-enjoy nila yung pagkain dahil nga ang daming ulam. Si Mami Cherry nga, halos puro pork ribs lang yung kinain niya kasi nagustuhan niya yung guys nung unang natikman niya eh. Kaya nung nag-order kami, yung pork ribs talaga yung unang request niya, pangalawa naman yung sapin-sapin. Pagkatapos nga kumain ni Mami Cherry ng kanin, eto, tinikman naman namin yung sapin-sapin. Okay naman din yung sapin-sapin nila guys, hindi siya sobrang tamis, sakto lang talaga yung pagkakatimpla. Sa mga hindi nga pala nakakaalam guys, eto nga palang kumpare ko, wala pa kaming anak niya na magkakilala na talaga kami. Bali, nagkakilala kami sa unang-una namin trabaho dati sa may food company. Kaya ayun, hanggang sa nauna na ako magkaanak at kinuha ko siyang ninong, malapit lang naman kasi yung bahay nila sa amin guys eh. At dahil marami nga yung ulam natin guys bago nga sila umuwi dyan, pinagbalot na rin namin. Ang dami rin kasi natira kaya sabi ko mag-sharo na kayo kasi hindi naman namin kayang ubusin lahat yan. Nagustuhan nga ni Seichi yung pork barbecue guys, mga dalawang stick nga yung nakain niya eh. Fast forward ko na nga guys, mga alas 12 na nga pala tumaygit ng gabi, si Kuya JP in Japan ay biglaan nagpunta sa bahay namin. Nagparty daw kasi sila ng mga kasama niya sa trabaho tas nag-inuman. Sa kasamaang palad, wala na siyang masakyan ng train papunta sa kanila. Ang pinaka-choice na nga lang niya, makitulog ba sa mga computer shop or sa mga hotel. Buti na nga lang, nung tumawag siya, meron pang last train papunta sa malapit na station sa amin. Tamang-tama naman yung timing niya guys, marami pang ulam sa bahay, kaya yun, may naabutan pa siya pagkain. Kahit nga alauna na to ng madaling araw guys, may dala pa si Kuya JP yung natira nilang ininom, kaya yan, binanatan pa namin sa bahay. Alam niya naman din, kaming mga magkakaibigan dito, mga busy rin sa trabaho. Kaya naman pag nagkikita-kita talaga kami, hindi pwedeng walang shot guys, kasi minsan lang yan eh. May pasok pa nga ako kinabukasan yan kaya lang napasarap kami ng kwentuhan eh. Inabot tuloy kami ng alas 2 ng madaling araw. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kitsa na ulit tayo next video. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.